Hello everyone, lalo na sa mga plantito at plantita at mas lalong-lalo na sa mga Croton or San Francisco lovers. Ang nakikita nyo ay ilan lang sa aking mahigit na 100 collection ng Crotons dito sa Garden of Helen. Bukod kasi sa napakaganda ng mga kulay ng mga dahon, na sabi nga dahon pa lang ay bulaklak na, ang Crotons ay magandang kolektahin dahil sa napakadaling alagaan at napakadaling ipropagate. Pwede siyang tawaging aquatic plant kasi nabubuhay siya both sa tubig at sa lupa. At ito ang isang patunay na napakadaling magpropagate at nabubuhay siya kahit sa tubig lang. Nakikita niyo po itong isang variety na to. Hindi siya nakatanim sa lupa at hindi rin nakapaso. Pero nakita niyo, buhay na buhay. Actually, hindi ko pa nakikita kung may ugat nga siya. Pero base sa itsura, buhay na buhay. Tingnan nga natin kung may mga ugat na nga talaga. Pero tanggalan muna natin ng mga ibang tuyong dahon. Actually, ang mga cuttings na to ay wala naman talaga sa isip ko na ipropagate. Siguro 3 weeks ago or almost 1 month na, itong mga crotons na to na sobrang tataas na noon ay pinagpuputol ko. Ang dami-dami naman ng variety na to, kaya itinapon ko na lang yung lahat ng mga pinutol ko. May 2 sanga na nang hinayang ako na itapon noon, kaya kinuha ko. Nung pauwi na ako at duman ako dito sa banda na to, nakita ko tong poste ng bakod ng kawayan na may tubig. At yun nga, ilinagay ko at hinayaan ko na lang. Sakto naman na nung mga panahong yun ay panay ang ulan, kaya hindi nawawalan ng tubig ang kawayan na yan. Kanina humaghabang nagwawalis ako, nang napagawi ako dito sa banda dito, nakita ko tong nilagay ko noon na crotons. Sabi ko, tagal na nga pala nito ah. So ayun na nga, tiningnan ko kung marami na ngang ugat. Pero ang daming insekto. Mga aphids. Yan lang naman ang madalas na insekto na sumisira sa mga crotons. At ito na nga po, sobrang dami na ng mga ugat. Pwedeng-pwede nang ilipat sa paso or pwedeng idirekta nang itanim sa lupa. Ang balak ko dito, itatanim ko uli sa paso kasi para mag-match nga dito sa karabihan ng mga collections ko na puro nakatanim sa paso. Pero sa ngayon, wala pa akong available na paso kaya ibabalik ko lang muna dyan sa kawayan na yan. Pero kailangan ko munang tanggalin yung mga aphids bago ko ibalik sa kawayan. So eto na nga, tinanggal ko na yung lahat ng insekto. At ibinalik ko na nga muna uli sa dati nilang pwesto. Dyan muna sila habang wala pa akong nabibiling paso. Okay naman kahit dyan muna sila pansamantala. Palitan ko na lang ng tubig from time to time para hindi pamahayan ng mga insekto. Yan lang po muna mga kapwa croton collectors. Salamat sa panonood!